Hello guys, welcome back to my channel. And today guys, i-share ko sa inyo kung ano yung nabili ko ngayong araw na to sa online shopping na Shopee. Nakabili ako ng Seagate 2TB na external hard drive. Kung hindi nyo pa alam, medyo nagsimahalan kasi guys yung mga hard drive ngayon. So nakita ko tong product na to sa Shopee and alam naman natin yung mga external hard drive na portable is merong 2.5 na SATA hard drive sa loob. And naisipat ko na instead na bumili ako ng regular na 3.5 na SATA hard drive is bibili na lang ako nito, which is for me makakamura ako kasi nabili ko lang to worth 1,500 for 2TB storage. Samantalang yung mga 3.5 na hard drive ngayon guys, halos sumabot na ng mga nasa 3,000 pesos. So, halos doble sa presyo na ino-offer ng 2TB na external hard drive na to. Nung na-receive ko to kanina, wala naman ako nakitang mali, which is napaka okay naman yung packaging niya. And meron pa talaga siyang seal ng Seagate. And yung seller, sinasabi na local distributor sila. Kaya lang nagtaka ako. Kasi may mga, yan. May mga iba-ibang language dito. And then, buksan natin. So, ayan yung external hard drive. Maganda naman yung packaging niya. May warranty. So, may manual siya dito. And nandito yung external hard drive. Which is normal naman guys yung bigat niya. And yan. So, pag-check ko ng box and yung info niya dito sa likod, pareho naman guys. Pareho yung serial number, yung part, yung model number, yung part number. So, tugman-tugma guys dito sa box niya. So para sa akin, unang tingin, legit siya. So, kung mapipil mo to, medyo mabigat talaga siya. Parang talagang hindi mo maakalain na fake to. And yung USB cable niya is wala naman ako nakikitang mali dito sa USB connector niya. Kasi before may kliyente ako na binilan nito. Alam ko rin yung itsura niya. So, try natin siyang i-plug sa PC. So, as you can see guys, umilaw yung indicator niya dito na umaandar siya. Kaya lang, yung nakita ko kasi dito is yung sa device manager niya is a vendor co-product code USB device. And napansin ko, wala siyang vibration. So, hindi nagbabibrate yung hard drive niya. Which is indication yon na walang umi-spin na hard disk dito sa loob. Pero once check dito sa computer, meron tayong 2TB na hard drive na free space. Before, may nakita na akong fake na USB flash drive na 2TB. Pero hindi ko talaga lubos akalain na gagawin talaga nila dito sa mga external na hard drive. So, siguro, hindi ko na itetest yung speed kasi sobrang bagal talaga nung transfer rate nito. So, wala pa talaga siya sa 10 MB. Usually, 4-5 lang siya. And guys, napakalinis. And may free pouch pa talaga siya. 2TB external hard drive na meron pang free pouch. And ito pa guys ha. Once pumunta tayo dito sa warranty and replacement ni Seagate,
Once chinek natin yan, so dito guys, makikita natin na talagang register yung part number and serial number ng external hard drive na to, which is yung warranty niya is valid pa September 11, 2023. So 3 years yung warranty niya. Ang nakalagay niya kasi dito sa manufacturing date niya is 2020. So 3 years warranty yung Seagate hanggang 2023 pa. And actually guys, bumili ako hindi lang isa, kundi dalawang piraso. And napansin ko na yung box nila and yung mga information like serial number is iisa lang. So definitely guys, clone product to ng Seagate. Pero actually hindi talaga ako worried na fraud ako dito, kasi yung mga online shopping na app na yan, kagaya ng Lazada and ng Shopee, may tinatawag silang buyer's protection program, which is yung Shopee guaranteed and yung Lazada guaranteed. So sa Lazada, meron tayong 7 days kung sakaling meron man kayong may experience na fraud item na kagaya nito. So meron tayong 7 days na matest yung item na yan and may report sa Lazada na yung item na to is defective or kagaya nito, fraud. Okay? Kasi pick yung item na to. And sa Shopee, meron din silang tinatawag na Shopee guaranteed. And ang kinaibahan lang guys is kailangan wag mong i-receive. Kumbaga, wag mong i-receive yung item sa app. Kasi meron doon, once na na-receive mo itong item na to, may magpapop-up doon sa Shopee na i-receive mo yung item para yung bayad mo is makuha kagad ni seller. Once hindi mo clinic yung receive na yon, meron kang 5 days para matest yung item mo and para may time ka na mag-claim ng refund or ng returns. Okay? Kung sakaling may mga mangyari man sa inyo na kagaya nito. So, inuulit ko, sa Shopee, huwag nyo munang i-click yung receive unless na sigurado talaga kayo na yung item is working and hindi peak kagaya nito. Actually, yung Shopee guaranteed na yan, pwede mo pang i-extend. Yung 5 days na yan, pwede mo i-extend ng up to 8 days. May 3 days siya na extension. Once na nag-shopping ako sa mga online store na to, medyo kampante ako. Kasi nga, alam ko na meron silang buyer's protection program. Okay? Nai-file ko na yung return para dito sa dalawang item na to. And hindi sumasagot yung seller. So once hindi siya nakasagot, after 3 days, automatic, mapaprocess na yung return ko. Kumbaga yung seller, meron din siyang privilege na idepensa kung totoo ba or hindi yung akusasyon ng buyer. Pero kagaya nito, luckily, dalawa yung nabili ko, wala talaga siyang lusot kasi pareho yung serial number ng dalawang product. So maliit yung chance na maidepensa ni seller to na hindi to pick. So hanggang dito na lang siguro, and sana nagustuhan yung video na to. Sana medyo maging maingat din kayo sa pagbili online. Pero kagaya ko kasi guys, medyo alam ko naman yung kalakaran dito. And hindi lang naman first time nangyari sa akin to. Before kasi nangyari din sa akin sa Lazada, nung may binili ako na graphic card overseas. So yung graphic card is fake. And naisoli ko naman yun na maayos. Kaya lang, syempre, abiria pa rin. Sa Shopee kasi, mako-convert yung cash mo as Shopee Pay. Okay? Or Shopee Coins. And sa Lazada naman, mako-convert yan as cash
sa Lazada wallet mo. Hanggang dito na lang. And sana nagustuhan nyo nga yung video natin ngayon. And kung di pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para updated kayo sa mga video natin. And I'll see you all guys in my next video.